I don't know where I am. But I'm not home in Kasia. I know Diyos is sima sa iyo. At yung pinagpala. Sa babae na. Pinagdun ko ang anak ni Jesus. Yes! Nagpasama na ako kay Luisa. Nasaan si Mario? Diyos ko, Madam Celia, mabuti dumating ka na! Mukhang malala na si Mario. Kailangan niyo po yung kuya ko. Paano wala tayong mag-aksaya na pala. Madet, ako ni Agua Pindi. Tumuloy kayo! Sa kaharian ko! Tuloy! Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mo akong tawagin, kuya! Dahil hindi mo ako kapatid! Mario! Kapag Mario! Si Mario na isang masamang engkanto. Kuya! Isang matandang nuno sa punso. Nalabasin ko ito sa katawan niya. Madam? Mario, lakasan mo ang pananampalataya mo. Labanan mo ang maitim na engkantong sumasapi sa katawan mo. Mario! Madam?
Boyet! Kailan ka pa dumating? Nabalitaan mo yung nangyari kay Kuya? Nako! Nakakatakot! Mabuti na lang may dumating na manggagamot. Oh. Mukha yata nagbago ang mood mo na makita mo ako, ah. Mukhang pinapatay ka sa akin, ah. Sira ka talaga. Ngayon, mas masan lang ako. Oh. Bakit hawak mo na naman ang picture ng tatay mo, Kano? Kalimutan mo na kaya yan. Hindi ka na babalikan yan. Iniisip ko lang kasi, paano kung may masamang mangyari kay Kuya? Wala na akong nanay. Wala akong kamag-anak. Hindi ka mag-anak sa ina. Wala na. Bakit ka naman mawawala ng pamilya? E di, pakasal tayo at bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Susubukan na kay Kuya. Bakit? May sabi ba na Encanto yun? Ano ka ba? Napagaling na siya. Sa bagay. Para naman talaga may sabi yun eh. Lagot ka! Susubukan kita! Ay, teka! Andun si Madam Celia. Tara, papakilala kita. Aling Luisa, magkano yung pugitan nyo? Akin na yung ano? Pugita. Kay Madam Celia. Ay, Madam Celia. Tinan mo, sariwang-sariwa. Oh, buhay pa. Aling Luisa, ang gaganda naman ng mga pugitan nyo. Oo, oh, bago pa yan. Matitaba. Buhay pa yan. Naku, kaya lang, Aling Luisa. Pugito ang kinakain ko, hindi pugita. Padet, ano ka ba? Wala ka sa ayos? Madam Celia! Si Boyet nga pala, katipan ko. Nag-aaral sa Maynila, nag-vacation kaya siya nandito. Ah, kumusta ka, Boyet? Siya yung sinasabi ko sa iyo. Ako naman ay pakilala mo. Siya si Badet. Ako si Badet. Ako yung apo ng Tandang Makarya. Apo? Ang pagkakaalam ko, wala namang apo si Tata Simon at Perla Makarya. Apo sa pinsan. Ako yung pinatira nila dyan sa bahay nila. Nag-migrate sila sa Amerika. Yung matatandang Makarya? Lolo't lola mo yun? Ah, kaya pala bigla na lang silang nawala at Amerika pala. Opo, nawala sila dahil yan kay Madam Celia. Si Madam Celia ang tumulong sa kanila. Nag-ayos sa mga papeles patungong Amerika. Kaya malaki ang utang na loob nila kay Madam Celia. Di ba, Madam? Kaya bilisan nyo yan kasi nagugutom na si Madam Celia. Chismosa ka. O magkano ngayon lahat yan? Sige, sandaan mo na. O, Madam Celia, ako na magbabayad niyan. Napakalaking discount na ito nga. Ito na, ito na, ito, ito, ito. O. Maraming salamat. Yan, na, sandaan na lang lahat yan. Thank you. Yan na, Madam Celia. Hingin na natin ito. O. Magandang umaga sa inyo. Kumusta kayo? Ayos naman ho. Opo. Kumusta na kayong dalawa? Ayos naman po. Ador, napano ka? Parang iika-ika ka. Ano nangyari? Nung isang araw pa ho yun eh. Di nga po makapangisda. Natapilok ko ako kagabi. Badet, akin ang langis bendita. Ito po, Manda. Ang gagawin? Ewan, madam. Madam, tulungan ko na kayo. Benedictus Deus, Pater Noster, Benite Adoremus, in nomine Patris, and Filii et Spiritus Sancti. Ador, basta manalig ka lang sa Panginoon. Maya-maya lang, makikita mo wala na yan. Maraming salamat, Madam Celia. Walang anuman. Madam Celia, Badet, magandang umaga po sa inyo. Good morning, magandang umaga. Sige, kumain na po kami. Hey! Tignan niya, oh! Wala na, oh! Oh, biglang nawala yung sakit, di ba? Woo! Ha? Ayos, ah. Parang
Masama yata ang kutubkot sa bading na yan kay Madam Celia. Ikaw naman. Napagaling niya nga si Kuya. Kanina lang sa labas ng simbahan, kitang-kita ng sarili mong mga mata kung paano niya napagaling si mga ador. Mahimik ka nga dyan, Boyet. Dati ako hindi ako naniniwala sa mga faith healer. Pero nung sinaniban ako niyang espiritu at demonyong yan, at napagaling ako ni Madam Celia, naniniwala na ako. Kayo naman? Wala naman ako ibang sinasabi. Basta, ang sa akin lang, masama talaga ang kutub ko. At saka, ba't yan ang bading na si Badet, hindi niya mapagaling? Yan ang hirap sa'yo eh. Tumutulong na nga yung tao, pinag-iisipan mo pa na masama. Alam mo ba na hindi na nga nagpapabayad si Madam Celia? Talagang maganda ang pake niya. Nagroso kamay mo. Sana, sana nga. Sa'yo, Badet. Hoy, magandang umaga rin naman. Nagpasama sa amin si Miling. May pinabibigay ang nani ni Miling. Ito na po daw ang isda, paggamutan na po ninyo. Ay, salamat. Pasasalamat daw sa paggagamot sa sakit ng tatay si Mang Gusting. Ay, salamat din. Pero alam nyo, sa ating sarili lang ha. Gifts are good, but next time, cash na ha. Ha?
Cash down. Cash down. Babet, ano ka ba naman? Taus-puso sila nagpapasalamat, tapos binibiro mo pa. Naku, pasensya na kayo dyan kay Badet. Alam mo talagang mapagbiro lang yan. Okay. Ha? Okay lang po yun, madam. Salamat sa mga dala ninyo. Walang ano man po yun. Kumusta nga pala si Mangusting? Balita ko, gumagaling na daw siya. Nakakain na po si tatay, di tulad po nung isang linggo na hindi po siya makalunok ng tubig. Maraming salamat po, madam. Naku, walang ano man yun. Ang sabihin mo lang sa tatay mo, ha? Bawas-bawasan niya kamo yung paninigarilyo, ha? Sabihin mo sa tatay na yun, yun ha? Sanya! Okay lang si madam. Kunin mo yung pulang mahiwagang Tres Cantos. Bilis! Okay ka lang? Dali! Ito na, madam. Dali. Isuot niyo yung mga iha. Isuot niyo yung mahiwagang Tres Cantos. Nararamdaman ko. Kaya'y susuong sa isang malagim na panganib. Panganib to? Poproteksyon ang kayo niyang Tres Cantos na yan. Lagi niyong isusuot at huwag na huwag niyong huhubarin. Sige po, madam. May nagmamatsyag sa inyong masasamang spirito. Mag-iingat kayo, ha? Sige po, madam. Mabuti pa, sumama kayo sa amin tuwing hapon. Tuwing Hercules, nagdarasal kami. Para mas marami tayong nagdarasal, para lumakas ang kapangyarihan ng Tres Cantos. Sige ho. Pagkatapos po namin magtinda, ay didiretso na po kami dito. Maraming salamat po, Madam Celia. Sige. Ihantay namin kayo, ha? Mauna na po kami. Mag-ingat kayo, ha? Maraming salamat, sige. Actiones nostas, quaesimus domini, aspirando preveni, et adjuvando con prequere, ut cuncta nosta oratio, et operatio, ate semper incipiat, et perta coepta, infinitur, per Dominus Christus nostrus, Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, maghawak kamay tayo at manalangin sa Panginoong Diyos. O Diyos na makapangyarihan, basbasan niyo ang munting-anting-anting na pangontra kay Satanas at iadya niyo ang mga tupang ito sa masasamang loob. At ituro niyo po sa kanila ang tamang daan. Sa ngala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Badet, madam, ipamigay mo na sa kanila itong Tres Cantos. Palamig. Palamig. Uy, si Madam! Tingnan niyo, oh! Nakarating na pala siya sa Amerika? Oo nga. Oh. Ang ganda niya. Ang ganda talaga niya. Baba! Oo. Ang ganda talaga niya. Mukhang malamig talaga sa Amerika. Ang ganda niya si Madam.
nakarating ng Amerika. Oo, lagi nagpupunta si Madam sa Amerika, no? Pag bumabalik nga siya dito, lagi maraming pasalubong sa akin yan, no? Meron kasi akong kamag-anak sa Florida. Mayaan nyo, kapag nangailangan ng apple picker ang tsuhin ko, ipapaalam ko kagad sa inyo. Oo, oh, ayan. Ba talaga? Naku, kahit bahay ko, bangka ko, pati misis ko, eh bebenta ko, makarating lang ng Amerika. Palabiro naman to si Adol. Ay, duwag naman siya sa sawa niya, eh. Pero alam nyo, kung meron mang gustong makarating sa Amerika, yung si Maria. Dahil pwede niya nang hanapin ang tatay niya dun sa Amerika. Totoo ba ito, Maria? Mukhang hindi na po kasi kami mahanap ng tatay ko, eh. Lumipat kami rito, simula nagsara ang base militar sa Olonga po. Tiga dito po kasi ang nanay ko. Pangako sa inyo, kapag may oportunidad, ipapaalam ko kagad sa inyo. Ayan. Alam niyo ba ang sahod doon? 50 mil kada buwan. Ang laki. Grabe. Sa buwan lang niya, maraming. Sana makarating tayo sa Amerika. Opo, talagang malalaki yan. Sariwa ka. Bigyan mo naman ako ng diskwentro. At ipangre-regalo ko lang ito kay Madam Celia. Magaling na po ba yung buhol ni Tatay Tasyo sa ulo? Ay, totoo kang tunay. Alam mo, kahit anong bigay ng gamot ng doktor, kahit iyon espesyalista sa Maynila, di gumaling si Tasyo ko. Pero nung isang araw lang, nung dinala ko kay Madam Celia, ay naku po, wala agad sakit ng ulo niya. Talagang milagrosa yan si Madam. O sige po, 100 kilo ng isda. Salamat naman, Maria. Magkano naman ang paluto? 50 po sa paluto at libre na po yung lalagyan. Ang gawin mo ay iburo mo sa bawang atsuka. Dadaanan niyo po ba dito o ako na lang magdadala? Ikaw na lang. Mas malapit ang bahay mo dun eh. Salamat ng marami ka mo kay Madam Celia ha. Makakarating po. Nakita niyo ba yung dalawang matandang nakadungo sa bintana? Saan? Eh, ayun mo. Wala naman ni. Eh. Nawala. Hindi kaya multo yun? O baka yung matandang makarya? Pare, nakala ko ba sabi ni Bading, nasa stage yung matandang nakatira dyan? Maling mo, bumalik na dito. Baka namatay sa stage, bumalik dito. Walang niya. Ano yun? Astral travel ng patay? Nakita ko nga. Pare, ang mga buhay may documented na. Sa patay, wala pa. Boyet! Tama na nga yung pagiging scientist mo. Oh. Wala ko ba mapasok tayo? Madam Celia? Tao po. Madam Celia? Teka. Parang walang tao eh. Walang tao eh. Bukas na lang natin ibigay itong buro. Hindi naman ito masisira eh. Oh. Kuya, ano ba? Hindi nga, meron nga ako nakita kanina. Wala. Ay, binibiro eh. Uy, bilisan nyo! Makarami tayo! Bukas, mahirap namang huli kasi kami lumagin ng buwan. Ang doktor rin kung sabi-sabi si Madam Silva, nag-degrade ko lang, pabuntang Amerika. Oo, andun ako nung nabanggit niya yun. Marami na mala siyang natulungan sa Amerika. Pati pala si Matandang Makarya, yung nakatira sa lumang bahay. Totoo ba yan? Eh di ba may sabi-sabi na patay na daw mag-asawang matanda eh kasi may nagmumulta na kamukha nila sa lumang bahay. Yan ang chismis. Basta ang alam ko, naranasan ko ang papapagaling niya. Sana rin matulungan niya tayong makarating ng Amerika. Tsaka na, puntang Amerika. Hanap buhay muna, o pamilya muna. Ay, tara na! Kahit yung madaldal eh! Mm-hmm.
bakit kasi hindi lang tayo bumalik doon sa doktor? Doon sa klinik sa bayan? Ikaw naman, nakakita mo nang ang dami nagpapatunay sa panggagamot ni Madam Celia. Lo, anong malay mo? Baka kung ano na yan. Baka kailangan magpa-x-ray ka na. Hey, maingay dyan. Wala namang mawawala kung subukan natin dito. Hindi naman ako gumaling sa mga gamot na binigay ng doktor. Kaya nga, Lo, bumalik tayo sa doktor para mapalitan yung gamot mo. Ano mo, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At may mga bagay na totoong milagroso, kahit maniwala ka at hindi. Yan ang magandang ehemplo ng milagro. Magsitayo po tayong lahat at mag-alay ng isang panalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambay ng ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nasa sa langit. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga sala. Para lang pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag po kami ipaintulot sa tukso. Nadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. At unta, nosta, Horacio. At operasyo. Ang pagaling yun, Madam Celia. Kaya lang, bakla kasi assistant niya. Bakit hindi na lang kaya babae para hindi ka duda-duda? Di ba pagkakati walang pagmumukha, no? Hindi tapos? Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Nga pala, meron pa tayong isang ritual na dapat gawin. Ang tawag dito ay positive energy writing. Lahat kayo ay gagawa ng sulat na kung saan ilalagay nyo lahat ng gusto nyong marating sa buhay. Lahat ng mga magaganda, isulat na ninyo na para bang nagkatotoo na ito. Halimbawa, Dear Ate Helen, masaya ako ngayon
kasi gumaling ang kurikong ko. Yon. Tapos, o kaya naman, masaya ako ngayon kasi papaalis na ako papuntang Amerika. Ganon. Basta kahit ano is pwede nyo isulat dyan. Yung gusto nyo mangyari, mga pangarap nyo sa buhay, dyan nyo ilalagay. Maliwanag ba? Oh, sige. Sumulat kayo dito. Alam nyo, basta manalig lang kayo sa Panginoong Diyos, ang lahat ng mga yan ay magkakatotoo. Pagkatapos niyan, gagawin natin tong bangkang papel at ipapaanod natin sa karagatan para maipadala natin sa bantay ng kalangitan ang lahat ng inyong kahilingan sa buhay. Ito nga, i-drawing mo na yung mga pangarap mo. Okay lang yun, di ka naman marunong magsulat, di ba? Drawing mo na lang kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Sige. Pupuntahan ako. Di ko na nga sinabi sa'yo kaya hindi na ako nagpaalam eh. Eh, saan ka nga pupunta? Pupunta akong kaibigan ko may tatay na pulis. Papasyalan namin ang lugar ni Madam Celia para mag-imbestiga. Ha? At bakit? Dahil niloloko niya tayong lahat. Maria, kitang-kita ko. May nilagay si Badit na chemical sa bote para ilagay sa kamay na may sakit. Eh, anong masama doon? Basta tanga ka magpagaling, okay lang, di ba? At hindi lang yun, Maria. Meron pang isa. Alam mo ba ang pagluha ng mahal na bilhan ng dugo? Hindi totoo yun. Sumusobra ka na talaga. Sumusobra na ang pagitang palasa mo. Ano ba pinagsasabi mo, ha? Huwag na kayo magpakatanga. Lumang mundo sa pirandi na yan. Ngayon, kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Basta pagbalik ko dito, may dala na ako ebidensya. Palagay ko'y matatagalan ka bago makabalik dito. Dahil wala kang makikita ang maitim na nakaraan sa aming bayan. Ang lahat ay nakakakilala sa akin. Ang tanging makakarating lamang sa kaan ng Diyos ay mga tulad ng isang bata. Walang bahay na kamundahan.
mabuti kung ganun. Kung wala akong makita kasama sa pag-iimbestiga ko, siguro nga, hindi na ako makakabalik dito. Dahil wala na akong mukhang iharap sa inyo. Pero, Madam Celia, sinisiguro ko sa inyo, makakabalik ako dito. Sige, humayo ka anak. At kaawaan ka ng Diyos. Nabayaan mo ba lang siya ngayon? Magaling talaga ang magaling yun, Madam Celia. Kaya lang, bakla ka si assistant niya. Bakla ka si assistant niya. Tingnan ko lang kung makabalik ka pang intermitido ka. Maganda nga pala akong balita sa inyo. Nagpasabi ang chewing ko na may opening daw ngayon dun sa apple orchard nila. Mga 10 katao ang kakailanganin, kaya kung sino man sa inyo ang may gusto, sabihin nyo na kagad sa akin. Magkano naman po ang kailangan sa pagpapaayos ng passport at ticket? Ito nga ang kagandahan. Libre na yung ticket. Sasagutin pansamantala ng employer. Iaawas na lang ito sa inyong buwan ng sahod. Pero kailangan maghanda kayo ng 10,000 piso para sa US visa. Tapos, kailangan nyo din ng 2x2 passport pictures, tapos birth certificate, tsaka sedula. May kailangan mo pang antas ng edukasyon kailangan? No read, no write ako eh. Ano ka ba? Walang kailangan doon, kahit experience, walang skills, basta marunong ka lang po, umitas ng mansalas, pasok ka na! Ganun po ba ang matatagal pag-aayos ng bago kami makaalis? Mga 3 linggo lang siguro, kasi alam mo meron akong kaibigan doon na recruiter na malakas sa US Embassy. Siya na din mag-aasikaso ng mga papeles ninyo. At saka, hindi na ako tutubo dyan, ha? Tulong ko na lang yan sa inyo. Para naman makaawon kayo sa kahirapan. Kilala niyo si Madam, matulungin yan talaga yan. Meron nga siyang pinaalis noon. Naku, nag-asawa ng kano. Oo, at green card holder na siya ngayon, di ba? Ang swerte-swerte niya. Oo. Malamang, ibenta ko yung bangka ko. Siguradong pag-aagawan nila yun. Tama. Alam mo, Maria, pagkakataon mo na ito para mahanap mo ang iyong ama. Basta ang gawin mo lang, pag nakarating ka doon, ibigay mo yung pangalan niya sa US Navy Headquarters. Tapos sabihin mo sa kanila na Robistino ang ama mo dito sa Subic Naval Base, magpakilala kang anak. Pagdating mo doon, alam mo, marami nang tutulong sa'yo. Oo, Maria. Basta, Maria, dali mo yung birth certificate mo tapos na may pirmado ng tatay mo. Pasok na yon, okay na yon. Naku, maraming salamat po. Sa wakas, dininig na rin ng Diyos ang panalangin ko. Oh, sige. Ginagabi na kayo, ha? Maraming salamat sa pagpunta nyo dito. Maraming salamat. Paghandaan nyo yun, ha? Opo. Mga papeles nyo. Huwag nyo kakalimutan mga pinag-usapan natin. Opo. Ingat po kayo. Kayo rin.
Iniisip mo na naman yung boyet na yan, oh. Di, no. Iniisip ko lang kung gaano kaganda sa Amerika. Alam bang gusto mong sumama dyan sa Amerika? Alam mo, hindi biro maging isang apple picker. Masakit sa lidyo tsaka sa balakang. Hindi biro yun, ah. Kakayanin ko yun, kuya. Kaso nga lang, wala tayong 10,000 piso sa isang linggo na bigayan ng pera. Maayos na agad ang mga papeles. Alam mo, kung tunay talagang gusto mong sumama dyan, may naitabi naman akong pera dyan, eh. Hindi naman yun yung problema. Ako na bahala gumawa ng paraan. Kaya lang, ang inaalala ko lang, paano kung malungkot ka dun? Paano kung magkasakit ka? O, sino mag-aalaga sa'yo? Ang tanda-tanda ko na, kuya. Kaya ko na sarili ko. Eh, paano kung hindi ka kalalanan ng tatay mo? Sa tingin mo ba? Hindi niya ako kikilalanin? Eh, sa ganda kong to! Sa ganda mong yan! Sa ganda mong yan! Ha? Sa ganda mong yan! Kuba-kuba na ako sa paghahanap buhay dito. Hindi pa man lang ako nakakatikim ng kahit konting ginhawa man lang. At ngayon may pagkakataon ka, ayaw mo pa. Bakit ba ayaw mo pumunta ng Amerika? Nay, napakalayo noon. Wala akong kakilala doon. At hindi naman ako marunong mag-Ingles. Ano bang pinagsasabi mo? Eh halos buong barangay nga nagpupumilit, makarating lang doon. Ang sabihin mo, haliparot ka. Hindi mo maiwanan ang patay-gutom mong nobyo. Hindi naman po, Inay. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka ng Amerika. Aba, panahon na para pagsilbihan mo naman ako at nang makatikim naman ako ng dolyar bago man lang ako mamatay. Eh, hindi. Pwede naman na magtrabaho dito, ah. Sa pa, nakakatulong naman ako sa pagtitinda niyo, ah. Punyeta ka! Sinusumbat mo sa akin ang pagtulong mo sa akin sa pagtitinda ko? Eh, kung isumbat ko kaya sa'yo ang lahat ng pinapalaman ko sa'yo, ha? Tarantado ka! Tigil-tigilan mo ako, ha? Hindi ko nga alam kung saan ko pa kukuhanin yung pang-placement fee mo. Umaangal ka pa! Parang doon pa. Pwede ba dyan? Ay! Hoy! Hoy! Halika kayo dito, dali! Dali! Dali!
Ali-ali kayo nito, makinig kayo. May maganda akong balita sa inyo. Nakuha na ni Madam ang inyo mga pasaporte at mga papeles inyo. Kaya nakakaalis na kayo! Pinasusundo na kayo ni Madam. Okay? Magkikita-kita tayo ng bandang alas 4 doon sa bahay ko para hindi tayo gabihin. Okay? Maliwanag ba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Ipamalita nyo sa buong baryo na makakaalis na kayo! Ano pang hinihintay nyo? Hala! Magbalot-balot na! Dahil aalis na kayo! Nakakalimutan na, hiniram ko yung maletang ko ah. Kompleto pa, kompleto ang dala nyo, walang maiwan. Meron akong jacket, meron pa akong Anak, mag-iingat ka doon ah. Sulatan mo ako pa agad. Ang ganda-ganda sa Amerika. Ang ganda si Mama. Hindi pwede, anak. Sana may... Kailangan ko pilitin si Mama pa doon. Di, anak. Lalahanin mo. Kailangan natin magbayad ng 10,000, di ba? Ang ganda-ganda doon. Masasanay ka din. Andiyan na pala kayong lahat. Kompleto na ba kayo? Ano kami na? Handa na ba kayo maging apple picker? Ay, mabuti naman. Pupunta pa tayo sa bahay ni Madam Celia. Baka gabiin na tayo. Ando na ang sasakyan. Asa labas na. Halika na kayo. Halika na, Maria. Mauna na tayo. Sumunod kayong lahat. Pinisan niyo paglakad. Ba, makakarating niyo sa Amerika? Kakaamon na tayo. Padadalhan na niyo ako ng dubyar. Di ba? Naku, Aling Minda, ang swerte-swerte nila Maria Adorache din ano. Akalain mo, makakarating na sila ng Amerika sa tulong ni Madam Celia. Ano nga, ano? Hulog talaga ng langit na si Madam Celia dito sa atin. Ayaw kaya? Sana makarating din tayo isang araw. Ano, malay mo, para maganda na yung pinabukasan ang ating pamilya, diba? Oo nga! Antay na tayo ni Madam. Oh, halika na. Pasok tuloy kayo. Dali. Kanina pa tayo inaantay ni Madam Celia. Dito ang bahay ni Madam. Dali. Wow. Ganda. Wow, ang ganda ng bahay ni Madam. Oh, di ba? Ang laki-laki ng bahay ni Madam. Mm. Diyan muna kayo titira. Kasi tatlo-tatlo lang per batch ang alis at nihatid namin sa airport. Maliwanag ba? Balit? Bakit naka-umbok yung lupa niya? Andiyan yung mga abono ng halaman. Kaya tignan mo, ang lalaki ng mga halaman. Kaya wala. Lina kayo, pasok kayo. Oh, ayan, tinatawag na tayo ni Madam Celia. Dalhin niyo yung mga gamit niyo sa loob. Ayan na si Madam, tinatawag na tayo. Halika kayo, dali. Lagyan niyo na yung mga bag niyo para makakain na tayo.
Naghanda ako ng hapunan niyo dyan sa may garden. Pare, busog. Sarap ng pagkain. Oo. Ang tindi palang magpa-dispedida din ni Madam. Bongga, di ba? Pero bakit? Bakit parang kinakabahan ako? Excited ka lang. Kinakabahan ka kasi first time mong sasakyan ng eroplano. Yun yun. Mga kapatid, kailangan natin mag-alay ng ritual, ng panalangin at pagpaspas bago kayo umalis. Sama-sama natin ipagdasal ang inyong kaligtasan papuntang Amerika. Maria, nararamdaman kong nararamdaman mong takot. May masamang espiritu na kumukontra ng pag-alis mo papuntang Amerika. Madam, kailan kami pupunta ng Amerika? Ihanda niyo na mga gamit niyo. Bukas, tatlo ang dadalhin ko sa airport. Tatlo bilang simbolo ng tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Alas 3 ng umaga tayo aalis papuntang airport. Bahagi ba ng ritual? Kaya alas 3 ng madaling araw ang alis? Gaga, alas 3 tayo alis para hindi tayo balit sa airport. Yun yun. Ah, Madam, sino po ang nakaalis? Ikaw, si Maria, at si Ador. Oh, alas na tayo bukas. Buti naman. Adet, akin na ang katas ng ubas. Alam, eto na po ang inumin. Aba, tamaan pa. Ayos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. O, kumuha na kayo ng mga baso ninyo. Ipasa ninyo itong katas ng ubas. Iinumin natin ito, simbolo ng ating pakikiisa at paniniwala sa pag-alay ni Kristo ng kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan at para mabuhay tayo ng walang hanggan. Inumin natin ito ng sabay-sabay para sa inyong kaligtasan at matagumpay na paglalakbay. Susulat tayo gaya nung dati. Naalala niyo pa ba yung positive energy writing? Apo, Madam. Di ba nagkatotoo lahat ng mga sinulat niyo? Pero ngayon naman, ang inyong sulat ay i-a-address ninyo sa mga naiwan ninyo. Isipin niyo lang, kunwari, makarating na kayo sa Amerika. Madam, paano ako hindi ako marunong magsulat? Ganito na lang. Magpasulat ka na lang kay Cheden. Yung mga gusto mong sabihin sa pamilya mo, siya na lang magsusulat para sa'yo. Oo nga, no? Oo. Cheden, magsulat naman ako.
walang snow sa Florida? Walang snow? Oo, no? Hoy, Manong! Manong, ako rin bababa. Woo! Ay! Ay! Andiyan si Madam Celia! Halika kayo, ayaw, bilis! Ayaw, mata na! Lalong gumanda si Madam Celia. Salamat. Madam Celia, Madam Celia, mabuti po bumalik na po kayo dito. Kinakabahan na po ako eh. Ano na po bang balita kay Maria? Kaya nga ako nagpunta dito dahil alam pong sabik na kayo sa balita. Eh, kaya nga may mga dala pa akong sulat. Padala sila dun sa katrabaho nila galing Amerika na umuwi. Ah, oh, ito si Adolfo? Sa iyo to, Luisa. Si Maria po. Ito, ito, sa inyo yan. Eh, si Rosa po, asan? Ito, ito kay Rosa ito. Oh. Naku, madan, sana naman may magandang kapalit na yung jismil natin. Sobra ka naman, aling huli. Isang buwan pala nakakalis ang anak niyo papuntang Amerika. Pero agad-agad naman ang padalang gusto niyo. Paano si Adurko? Di marunong magsulat yun. Pasalamat ka kay Cheding, no? Nagpasulat yung asawa mo sa kanya. O ayan, ayan yung mga sulat nyo. Salamat po. Bayaan nyo, baka sa susunod, eh, meron ng kalakip na pera yung sobre ninyo. Sana nga po. Paano to? Di ako marunong magbase. Diyos ko ka! Nag-aabang ka ng sulat, hindi ka pala marunong bumasa. Luka-luka. Luka na lang ito, mami. Thank you.
May nararamdaman akong panganib. May masamang espiritu sumusunod sa inyong tatlo. Huh? Kailangan natin mag-alay ng panalangin. Bakit ngayon pa? Hinihintay siya sa'yo. Huh? Ako rin. Para may masamang mangyayari. Tama na mga kapituhan. Sumama na kayo sa akin. Bilisan nyo. Madam. Ikaw. Bilis. Diretso. Bilis. Diretso lang kayo. Bilisan nyo. Sundan nyo ako. Bilisan nyo. Aray, dalian nyo. Bilis! Dito! Dali! Kailangan natin manalangin! Yan! Dito ka! Sige! Lumot kayo! Okay. Lumot kayo! Magkasal kayo! Ipikit niyo ang inyong mga mata! At tayo'y manalangin ng taimtim! Habaginoong Maria! Habaginoong Maria! Napupuno ka ng grasya! Napupuno ka ng grasya! Ang Panginoong Diyos ay sumasayo! Ang Panginoong Diyos ay sumasayo! Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat! Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat! At pinagpala ka ng anak ng Jesus! Dahil sa kaming walang pinag-aralan, dahil sa aming katangahan at pagdanais ng magandang buhay ng aming pamilya ang naging kabayaran.